Maligay ang pagbabalik dito sa ating munting channel, Southwind United, ating malalaman na ito palang si Kamar Batidas ay tumatanggap ng pera umabot ng 60,000 pesos sa ating mga nanay dyan sa bansang Switzerland. Pero bago natin ipagpatuloy, ating baliktaktakan, intro muna, pasok! RDDTV Fiat Francis Leo Martin 2022. At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakikita niyo po sa comment section, pakiclick po, pakifollow, pakisubscribe po sila. Parang po sa inyo lahat. RDDTV Evelyn, pa-shoutout. Pero yung FS, dahil si Mami Melva magsabi. Yeah. 5,000. Ito yung sinasabi niya, parang ano muna, napapadala mo siya ng 3,000, pero gusto nga yung halos kabuuan na ipadala. Yung initially, yun yung available ah, na okay, one. Ah, okay, alright. Si Marbatuga. Okay. Ito yun. 3,000 lang muna available ng fund, eh, ang kailangan ng isa, yung ano, lumalapit, ha? Sige na, para sa'yo, sabi mo, hindi ka lang ihingi. Pero may deklarasyon ka. Dineklare mo na dapat hindi ano, kulang yung 3,000. Dapat ito na muna yung kabuuan. Alam mo, tipo gano'n. Ay, naku. Yan. At hindi lang po si Mami Melma po ang nagpadala. Meron din po nagpadala. Sino pa? Si... Dalawa sila dyan sa Switzerland. Pero pa iba? Yes, dalawa sila. Mas malaki sa kaibigan. Batugan. Ayok ka, Batugan. Malibad kay Mami Melba, si Mami Melba 15,000. Ito mas malaki kasi umabot ka sa 65,000. 65 daw lahat? Last tax, so 7. Wait lang. I-sure ko lang yung pangalan ng isang nagpadala. Ewan, hindi ko naman pala pangalan niya. Actually, hindi ko maano yung mapalitan. Ito, galing yan. Galing yan kay Marilu Yong. So, doon din kay Mary Ann Ladura pinadala. Ang amount nito ay 25,605. And then... Magkano naman yun? 25,000. Eh, yung ano to, yung success. Ayan o, si Eufenia Werner Acompanado. Ang nagpadala naman. 22,000 naman. So, yan yung mapagpadala sa kanila. Yow! O, diba nga? Yan yung kalaking pinagali niya. Ano siya, hindi na makakati, ano? Hindi na natin mapakita sa... si Mami Melba? Wala. Hindi siya, hindi na kaya. Hindi, ikaw na lang, ano, si Victoria, pigay ko sa iyo yung FB niya. Tapos call her. Oo. Bigay mo yung FB, sa Messenger, bigay mo yung FB niya sa akin. Kaya nang gagawin ko, pag tinawagan ko siya... Ayun, sabi ni Jude. Okay. Sabi ni Jude, Mel Evelyn. Kaya kumampi si Jojo dahil mas naniwala kay MCM. Sino pala ang maniniwala? Sino pa ba ang maniniwala sa pera na sinasabi ni MCM? Eh, may proof na tayo na petty siya. Yun! 1,000,000. Eh, Edwin, may ano nga eh. Ang gagawin mo, na Francis, o-operahan ako. Paglabas ko na lang, magbibigay ako ng 500. Hindi, natawa ako dyan eh. Nung nakausap yan, yung huling usap nila ni boss dyan, nung sabi niya na hospital daw siya. Di ba na hospital daw siya? Francis, sabi ni boss, umayos ka sa boses mo, hindi kita kakausapin. Sabi niya, oh, Francis. Makinang konti yung boses. Sabi ni boss,
ayusin mo yung boses mo, bababaan kita ng telepono. Sabi niya, huwag mo kong dinadrama-dramahan. Nagagaganan si boss. Sabi niya, ay eto na Francis, maayos na ako. Grabe. Nakita mo yon? Ikaw, kung talagang hindi ka makapagsalita, di ba? Kung hindi mo talaga maibuka yung bibig mo dahil bagong opera ko o na operahan ka sa puso o kahit saan pa yan, dapat mananatili kang ganun. Ako nga, wala na akong boses pero patuloy pa rin akong pumuputak hanggang ngayon eh. Correct. Di ba? Yan ang pinakaayaw ni boss, yung puro kadramahan ninyo. Masyado kayong mga madadrama, puro kayong arte. Ang aarte ninyo, hindi naman kayong mga artista. Diba? Boom! Ang dadrama ninyo eh. Wala kayong ibang dinala dito sa pamilya na to, kundi kadramahan. Tapos magagalit kayo? Bakit ako binlock dito? Nasa si Benok, bakit ako binlock niyan? Tama. Ang ina, pwede mo kayong makipag-usap? Nawala kasi yung messenger ko, sweetie. Diba? Ang tagal-tagal nyo pala kami pinaikot dito sa mga katarantaduhan ninyo. Puro kayong arte, drama. May ambag ba kayo sa pag-humanitarian? Wala! Diba? Ginamit ako, nagamit ako, pinilit ako ni Yama. Ulul! Okay lang ina, umuwi ka ng Pilipinas, MCM, tsaka mo sabihin sa akin yan. Wala akong pakialam kahit mayaman ka. Ngek, saan ka naging mayaman? Sige, gusto ko lang malaman. Eh sabi nga ni Karemi Kudo eh, dun dapat magbibigay ka, kaya tinanggal ka sa Japan Movement eh. Dun dapat magbibigay ka ng party mo, nawawala ka eh. Ulul! Hindi, tsaka ano yan. Tsaka naalala ko yan, yung MCM na yan. Yan yung naninira kay Atty. Johnny na sinasabi niya na mag-boyfriend daw si Atty. Johnny tsaka si Boss FLM. Oh, no. Noon pa yan. Pero dahil nagpapakilala nga siya na kapatid siya ni Boss FLM, nirespeto ko yung babae na yan. Kinam! Ay, ang ilang tatapang ninyong sumugod dito sa mansyon pagka nabablock kayo? O bakit ngayon hindi kayo makapagpaliwalag sa totoo yung pagkatao? Ha? Kasi puro kayo peke! Kung may peke, peke dito, hindi si boss yun. Kayo yun! Dahil kayo ang kusang loob na pumunta dito sa pamilya namin. Tahimik kami! Yes. Masaya kami dito! Hindi mo kailangan magpakita ng suso ng kike! Katulad ng ginagawa niyang al-ali na yan. Pare-pareho kayo, puro kayo drama. Gusto ninyo siraan si Boss FLM. Tangina nyo, kala ninyo magtatagumpay kayo. Mga ulupong. Magsama-sama pa kayong lahat. So, ayun na nga, no, at ating napakinggan na at ating napanood ang sinasabi ng mga host sa YouTube channel ng ating idol na walang iba kundi sila si Sekiyama at si Eliza D na itong si Kamar Batigas ay humihingi talaga ng pera sa ating mga FLM nanays. Yes, nanays, dahil dalawa itong mga nanays na ito na nagbigay ng todong financial kay Kamar Batigas na umabot daw ng di umano 65,000 pesos. Seski, 65,000 key pesos. Okay, so malaking halaga yan guys, no? Then nakakalungkot lang dito is that di ba yung tanong natin is kailan magiging mali ang pagtanggap. So ganito yan guys, kung tayo ay bibigyan ng pera pangayuda is maging contented tayo dahil nga ito ay bukal lamang sa kalooban, no, ng nagbibigay. At kung ikaw naman ay nag-demand ng something na amount, particular amount,
So ibang usapan na yan, no? Dahil nga ito ay bigay. So para ba bang forcefully asked na magbigay talaga ng certain amount, which is hindi yan ang tinuturo ni Idol FLM. At alam naman natin, no, na sabi pa ng FLM family, particular sa nila ni Segyama, na talagang wala silang pakialam kung yung mga nanay ay magbibigay sa inyo, dahil nga ay ibang usapan na yan, dahil hindi kontrol na, na nila ni Segyama ang mga transactions nyo, lalo na't kung ito ay gagamitin pang ayuda rin, no? Pero yun nga, no, yung sabi ko kanina na isang beses lang talaga ako nakakapanood ng humanitarian mission ni Kamar nung pasahod lang niya, I think, no, yung pasahod niya sa YouTube, then the rest is the rest ng content yan na napanood ko is na yun ng mga rebuttal niya at mga pambabatikos din at pagdipinsa kay Idol FLM. So dito na natin tutatapusin ang ating mahiwagang video sa araw ito. Till next time, guys, have a blessed Saturday evening. Bye-bye.